Sila ay pumasok bukas.
Ayan, ngayon naman ay dadako na tayo sa ating aralin. Ang ating content focus sa buong linggo ay ibinibigay ng aking pamilya ang aking mga pangangailangan sa kasuotan. Okay mga bata, sino daw ang nagbibigay ng pangangailangan natin sa ating mga kasuotan? Tama, ang nagbibigay nito ay ang ating pamilya. Taas nga ng kamay kung sino dito may mga pamilya. Ayan, lahat ay nakataas ang kamay. So lahat tayo ay merong mga pamilya. Sino-sino naman kaya ang bumubuo ng ating pamilya? Sige nga, isa-isahin natin. Tama, meron tayong tinatawag na tatay, nanay, ate, kuya, at bunso. Subalit, meron din mga ilang pamilya na kasama nila sa kanilang bahay o tahanan si lola, si lolo, si tiyo, si tiya, at kanilang mga pinsan. Ang tawag sa kanila ay extended family. Ayan. So, meron tayong bagong kaalaman. So, noong nakaraang Lunes, ay ating din pinag-aralan ang mga iba't ibang kasuotan na panglalaki at pangbabae. Natatandaan niyo pa ba mga bata ang mga kasuotan ito? Sige nga, sinong maaaring magbigay ng mga halimbawa? Sige nga, Mark. Tama, ang iyong suot ay para sa lalaki. Samantalang ito naman, Jen, ang iyong suot na palda ay para sa babae. Ngayon, Mark, ay meron ko dito mga halimbawa na mga isinusuot ng mga babae at mga lalaki. Ngayon, i-alamin ninyo kung ang aking ituturong larawan ay para sa babae o kaya naman ay para sa lalaki. Umpisahan natin. Itong polo at short, sige nga Mark, kanino kaya itong polo at shirt para kanino? Ito ay para sa? Tama, ito ay para sa mga lalaking gaya mo. Sunod naman, itong isang sando at bestida. Sige nga Trisha, para kanino kaya ang mga bestida at sando? Ito ay para sa isang babae. Tama. Ito namang brief. Sige, ikaw naman Glenn. Ang brief ay sinusuot ng mga lalaki. Tama. Dumako naman tayo sa iba pang mga kasuotan. Sino naman kaya ang nagsusuot ng mga sombrero? Nakikita niyo ba yung sombrero? Tama, ito ay sinusuot ng mga kalalakihan o ng mga lalaki. Ayan, narito pa ang ilang mga halimbawa. Makikita natin sa larawan ang mga halimbawang kasuotan ng mga babae. O sino na dito sa mga babae nakapagsuot ng bestida? Ayan, ang dami nang nakapagsuot na para sa mga babae. At syempre, nagsusuot din tayo ng ribbon at ito yung nilalagay natin sa ating mga buhok. Ito yung mga palamuti para tayo ay lalong gumanda. Ito pa ang ilan sa mga pambabae. Sa ating panloob, tayo ay nagsusuot na sige nga, Mika, nagsusuot mo sa panloob. Tama, tayo ay nagsusuot na panty. Sa kabaligtaran na naman, sa mga lalaki, sila ay nagsusuot na brief. Ayan. Meron din mga chinelas at mga sapatos. Dumako naman tayo sa mga lalaki. Ayan, o itong Rico, anong yung sinusuot tuwing ikaw ay naglalaro? Ayan, meron kang sinusuot na sando o pang-basketball na ang design. Meron ding t-shirt at katulad ng babae, meron ding panlalaking mga sapatos at shorts. Ayan. Narito pa ang ilang halimbawa. May chinelas, may sinturong pang lalaki, at meron ding brief, gaya ng aking sinabi kanina, at sombrero. Okay, ngayon ay sagutan natin ang isang activity. Ayan. May ipapakita ko sa inyo mga larawan, at sa kabilang larawan ay makikita natin may
Eh, meron ako ditong mga halimbawa ng mga larawan na pangtaglamig at tagulan. At meron siyempre ako ditong mga halimbawa na ginagamit natin kapag tag-araw. Okay, papakita ko sa inyo ang halimbawa ng kasuotang ito. Sa inyong palagay, saan kaya ginagamit ang manipis na sando? O sige nga, Mitch, saan ito ginagamit? Tama, ito ay ginagamit tuwing maaraw, manipis, upang hindi tayo makaramdam ng init o alinsangan. Tama, ito ay para kanino kaya? Ito ay para sa mga lalaki. Okay, sunod naman natin ay short. Ayan, o sino dito ang nagsusot ng short? Nagsusot ang mga babae at mga lalaki ng short. Pero itong hawak ko ay para kanino? Tama, ito ay para sa mga lalaki. Ayan. Ganon din, meron din tayong mga t-shirts na ginagamit para sa mga lalaki. At ito'y ginagamit tuwing panahon ng tag-araw o maaraw. Ayan, maikli lamang ang kanyang mga manggas. Hindi ito mahaba dahil kung mahaba, ito ay babanasin. Tama. Sa mga babae, ganun din. Nagsusot sila ng mga t-shirts para hindi sila banasin o makaramdam ng anumang init. Kailan nga ito sinusuot? Tama, ito'y sinusuot tuwing tag-araw o maaraw. At kung gusto naman natin pumunta ng mga beach at mga ilog, ayan, usong-uso kapag summer, sa mga girls, nagsusot sila ng, ayan, strapless o yung spaghetti ang style. So, maninipis at pwedeng ipangligo sa mga ilog at dagat. Ito ay tuwing panahon na tag-araw. Ayan, ilan lamang ito sa mga halimbawa ng mga kasuotan tuwing tag-araw. Okay, dumako naman tayo sa tuwing maulan o taglamig. Ano kaya ang ating sinusuot ng mga kagamitan o kasuotan? Sige nga. Tayo ay nagsusuot ng jacket. Bakit kaya tayo nagsusuot ng jacket? O sige nga, Trisha, upang hindi tayo lamigin. Tama, mapapansin natin na mas mahaba ang style ng jacket, ng damit. Ang makapal ang kanyang tela. Ito naman ay para sa mga lalaki. Ganun din, meron tayong halimbawa para sa mga babae, isa ding jacket, palaban sa malamig na panahon. Ayan, at gumagamit din tayo ng mahabang kasuotan tulad ng pantalon. Ayan, ito ay para sa mga babae, ito naman ay para sa lalaki. Pwede din tayong gumamit ng mga jogging pants kung tayo ay nilalamig tuwing maulan ang panahon o malamig. Ayan. At syempre, kung talaga tayo nilamigin at ang ating paa ay mga nilalamig tuwing gabi, pwede din tayo magsuot ng mga medyas upang ating paa ay maproteksyonan laban sa lamig. Ayan. Meron din halimbawa dito si teacher na mga scarf. Ayan. Scarf yung itinatali natin sa ating liid. Eto. Nakita na ba kayo nito ng scarf sa inyong mga nanay? Ayan. At gumagamit din tayo ng gloves. O, nakita na ba kayo ng gloves? Ayan, ito ay upang ang inyong mga kamay hindi lamigin. Ayan. So, ito yung mga ilang kasuotan na pang taglamig o tag-ulan. Ayan. At meron pa isa, gumagamit din tayo ng bota upang ating mga paa hindi mabasa ng ulan. Kung malakas ang ulan o mataas na ang tubig, ang bota ay ating pananggalang upang hindi lamigin at pasukin ng tubig ang ating mga paa. Ayan. At syempre, kung tayo ay lalabas, meron tayong ginagamit na payong. Ang payong ba ay pwedeng gamitin kapag tag-init? Sige nga, Joshua. Tama si Joshua. Pwede natin gamitin ang payong kung tag-init. At kailan pa kaya ito pwedeng gamitin? Sige nga, Mitch. Ito ay pwede rin gamitin kung tag-ulan. Ayan.
pag ikay tumingin sa sikat ng araw, hindi masasaktan ng iyong mga mata. Okay. At pwede mo din siyang partneran ng sombrero upang iyong ulo ay hindi sumakit dahil sa init ng araw. Yan ang ating mga halimbawa na ginagamit tuwing tag-ulan at tag-init. At isa pa, ito ang ating raincoat. O sino dito ang binila ni Mami or ni Daddy ng raincoat? O tuwing kailan ito ginagamit? Sa salitang raincoat, rain, ulan, tuwing tag-ulan. So sinusuot ito pang halili sa mga payong. Kung wala tayong payong, pwedeng raincoat ang ating gamitin. So ilan lamang ito sa mga halimbawa at alam ko sa inyong bahay ay meron din kayong mga ganitong uri na kasuotin. Ngayon naman, dahil alam niyo na ang mga ginagamit natin tuwing tag-ulan at tag-init, dumako naman tayo sa ilang mga katanungan. Okay? Ano ang kadalasang sinusuot natin kapag mainit o malamig? Sige nga, magbigay nga kayo ng mga halimbawa. O ikaw nga, Rico, ang iyong ginagamit tuwing mainit ay sando, short, salamin, payong. Okay, ang lahat ng iyan ay tama. Eh, ano naman kayang ginagamit natin tuwing taglamig? O sa mga babae naman tayo, magbigay nga kayo ng halimbawa. Okay, gumagamit tayo ng jacket, mga pantalon, mga jogging pants, medyas, mga gloves, at scarf. Tama! At ngayon naman, ay hulaan natin kung anong mga panahon ang mga sumusunod na larawan. Sige nga, ano kaya ang larawang ito at ano kaya ang panahon sa larawang ito? Okay, tama ito ay panahon ng tag-araw. Ayan, nakikita natin ang pagsikat ng araw. Ito ay panahon ng maaraw. Sunod naman, ano kaya ang panahon ito?
Okay, dumako na tayo sa sunod. Jacket. Oh, sige nga, tuwing kailan mo ginagamit ang jacket? Tuwing malamig. Dahil ang jacket ay mayroong makapal na tela, panangga sa taglamig. Sige, ang ilalagay natin larawan ay ulap. Okay? At ang sunod naman nating larawan, papayong. Tuwing kailan ginagamit ang payong? Sige nga itong Rafael, ginagamit ito tuwing maaraw. Tama, doon lang ba natin ito ginagamit? O ikaw nga, Jello, hindi ito ginagamit din tuwing tag-ulan. Sige nga, tingnan natin ang ilalagay natin sa sagot. Ayan, dalawa sila. Kasi ang payong pwede siyang gamitin tuwing maaraw at tuwing maulan. At para sa huling larawan, ang short at ang ating sando ay ginagamit naman tuwing maaraw. Okay, tingnan natin niya ang sagot kung tama tayo. Ayan, ito'y ginagamit kong maaraw. Ayan, ang lahat ay nasagutan natin ng tumpak. Ayan, dumako naman tayo sa iba pang mga kasuotan. Alam niyo ba na sa iba't ibang pagdiriwang, meron din tayong mga isinusuot na magaganda at mga magagara. Ayan, nakikita natin sa binyag, sa kaarawan natin, at kapag may mga kinakasal, ayan, tingnan natin ang iba pang mga larawan, mga kasuotan sa iba't ibang pagdiriwang. Sino na dito ang nakadala ng birthday? Ayan, kapag may birthday, anong sinusuot natin? Nagsusuot tayo ng magagandang kasuotan. O gaya ng nasa larawan, ano kaya ang suot ng magandang babae na nasa ating larawan? O sige nga, Audrey, ang suot nito ay magandang bestida. Ano ka na? At ito yung makulay. Ayan. Sunod naman na pagdiriwang. Tuwing Pasko, sino dito ang binibila ni Mami, ni Daddy, o ni Nanay, o ni Tatay ng mga bagong damit? Ayan, lahat ay binibila ng damit. Ay binibila ng magagandang damit. At karaniwan, anong kulay ng damit? Sige na, Michelle, ito ay kulay pula. Ayan, nakikita natin ang suot ng mga bata ay kulay pula. Ayan. Siyempre, ganun din. Tuwing tayo ay nagdiriwang ng bagong taon, binibilan din tayo ni nanay ng bagong damit. Ay, makikita natin sa mga bata, may iba't iba silang kasuotan. At ito ay makukulay. Ay. At nung ikinasal ang ating nanay at tatay, sila ay hindi lamang simple nakasando, o sila ay nakachinelas, o nakashort, sila ay nagbilis ng maganda gaya ng nakikita natin sa ating larawan. Ang isang babae nakasuot ng puting-puting bestida o gown at meron din silang belo. Samantalang ang lalaki ay nakasuot ng suit na magandang kulay, itim at tinernohan ng pantalon. Ginagaya kanila dahil ang araw nito ay espesyal para sa kanila. Okay? At syempre, nung tayo mga baby pa lang, tayo ay bininyagan sa loob ng simbahan. At ang ating sinuot ay puting damit. Yan, makikita natin sa baby na nasa ating harapan. Hindi tayo nagsusuot ng simpleng short lang o kaya nakapantalon na makulay. Kapag binyag, tayo ay nagsusuot na puting damit na bestida at sa lalaki naman ay puting damit din. At meron pa tayo isa pang pagdiriwang na ginagamitan ng iba't ibang kasuotan. Ito ay ang buwan ng wika. No? Itong pagdiriwang na ito ay ginaganap tuwing Agosto. At alam po anong kayo'y taker, kayo'y nakapagsuot na ng katulad ng nasa larawan. Sa babae, ang tawag sa kanilang sinusuot ay saya at kimona. Samantalang sa lalaki, ang kanilang sinusuot naman ay barong Tagalog at kamison. Ayan. At noong unang panahon, ganyan ang mga kasuotan ng ating mga lolo at lola. Ayan. At alam niyo ba na ang buwan ng wika ay ating ipinagdiriwang tuwing Agosto?
meron tayong tinaguriang ama ng wikang pambansa. At ang ama ng ating wikang pambansang ito ay si Manuel L. Quezon. Siya ay ipinanganak noong Agosto 19, 18, 78. Ayan. Nakilala niyo na ba at nakita itong si Manuel L. Quezon? Kaya naman, ipapakilala ko sa inyo si Manuel L. Quezon. Alam niyo ba na ang ating wikang pambansa ay makikita lamang natin sa, sa 20 pesos? Ayan. Itong mukha na nasa 20 pesos, siya ang ama ng ating wikang pambansa. Siya si Manuel L. Quezon. Yung mga bata, tignan niyo ang maigi ang kanyang mukha. Ayan. Nasaan nga siya nakalagay na pera? Sa 20 pesos. Sige nga mga bata, iguhit nga natin sa hangin ang bilang 2 at bilang 0. Sige nga, 2 at 0. Okay, isulat nga natin sa pisara ang bilang ng 2 at 0. 2 at 0. 20, o sa Tagalog ay dalwampo. Ayan, so kilala na natin ang ating ama ng wikang pambansa. Kaya naman, pagdating natin sa bahay, sasabihin natin sa ating mama at papa, Mama, kilala ko na ang ama ng wikang pambansa. Ayan, sumunod naman tayo sa isa pang pagdiriwang. Alam niyo ba na ang ibang bansa ay nagkakaroon din ng pagdiriwang at ang tawag dito ay United Nations o nagkakaisang bansa. Kapag ipinagdiriwang nila ang pagdiriwang na ito, sila ay nagsusuot ng kanilang iba't ibang kasuotan na re-representa sa kanilang bansa. Ayan. So ito ang ilan sa mga halimbawa kasuotan. Okay? At syempre, tayo rin ay nakakaranas na tayo ay nagdiriwang ng tinatawag nating Flores de Mayo. At ito yung pinagdiriwang tuwing Mayo. Ayan. Ang mga reyna at hari ay nagsusot ng magagandang gown. At meron silang corona. Sila ay sasagala o paparada para ipakita ang kanilang mga damit at para ipaalala sa atin ang iba't ibang mga reyna. Ganun din ang kanilang mga magagandang kasuotan. Okay. At syempre, ngayon may tatanong ako sa inyo. Ano naman ang inyong napapansin na karaniwan at palagi nating sinusuot ngayong panahon ng pandemya? Sige nga, ano yung napapansin suot ni mama nyo at ni papa? At pag hindi ito suot, ay naku, mauhuli sila ng pulis. Sige nga, Audrey, anong ginagamit? Tama, gumagamit tayo ng face mask. Okay? Ako may papakita sa inyo, gumagamit tayo ng face mask. At ito ay, saan inilalagay? Ito yung nilalagay natin sa ating bibig. Ayan. Nilalagay natin ito sa ating bibig upang matakpan ang ating ilong at ang ating mga labi o bibig upang hindi tayo makalanghap ng virus. Dahil nga saan? Dahil sa COVID-19. Ayan. Ito ang ating sinusuot palagi, lalo na kapag tayo lalabas ng bahay at kung tayo ay mamamasyal. At syempre yung gumagamit din tayo ng face shield. Ayan, dagdag naman ng face shield, protection sa mata. Dahil daw, baka may mga virus tayong makuha, ito yung pumasok sa ating mga mata. Kaya kinakailangan natin protection na lang po nating mukha para tayo ligtas sa panganib na dala ng COVID-19. At syempre, itinuturo din sa atin ng ating pamahalaan at ng ating health organization na kailangan tayo ay, anong gagawin natin sa ating mga kamay? Tama, ito'y ating huhugasan gamit ang sabon. O paano kayo naghuhugas ng inyong mga kamay? Okay, pwede, sa paghuhugas natin, pwede tayong kumanta o umawit ng isang happy birthday song para alam natin yung tagal at makuskus natin ang maayos ang ating mga kamay. Sige nga, sabay-sabay nating awitin at gawin. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday!
gumamit tayo ng mga alcohol at ilang mga hand sanitizer. So yan ang ating mga hindi pwedeng kalimutan dahil nasa panahon ngayon tayo ng COVID-19 pandemic. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hahatiin kayo sa apat na pangkat. Group 1, Group 2, Group 3, at Group 4. At kayo ay may iba't ibang gagawin sa inyong pangkat. Sa Group 1, ang gagawin nila ay clothes lacing. Kung saan, meron akong nahandang mga larawan ng damit na inyong tatahiin ang bawat butas gamit ang yarn. Samantalang sa Group 2, ang inyong gagawin naman ay clothes musik. Ang madam ay may ginupit na maliliit at makukulay na papel at inyo itong ididikit at dedesenyohan nyo ang mga damit na mapupunta sa inyong grupo. At para sa ikatlong pangkat, gagawin nyo naman ay clothes play-doh gamit ang makukulay na clip, inyong didikitan ang mga papel na kasuotan. Okay? At para sa panghuli, ikaapat na pangkat, ang gagawin nyo naman ay clothes for different weather condition. May handa ang mga larawan at ilalagay nyo sa tamang panahon kung saan nabibilang ang mga kasuotang aking inihanda. At syempre, sa ating gawain ito, sa pangkatang ito, meron tayong rubrics o pamantayan para sa inyong pangkatang gawain. Ang bawat grupo ay makakakuha ng 5 puntos o 5 star kung sila ay natapos ang gawain at ang lahat ng miyembro ay tumulong. So, titignan ito ng madam, mami, iikot ako, titignan ko kung ang lahat ba ay tumutulong sa kanilang gawain. At makakakuha naman ng 4 na star kung natapos ang gawain na may ilan na di tumutulong. Halimbawa, may isa kayong miyembro o dalawa na hindi tumulong sa inyong gawain. Kayo lamang ay makakakuha ng 4 na star. Tatlo naman, kung natapos ang gawain, pero isa lang ang gumawa. At dalawa, kung hindi natapos ang kanilang gawain at sila ay tapos na sa oras. At ang huling puntos o huling star ay isa lang ang makukuha kung wala silang nagawa sa gawain. At mamaya, habang inyong ginagawa ang inyong gawain, pipili na agad kayo ng isang leader na pupunta sa unahan para ipaliwanag ang inyong natapos na gawain. Okay, handa na ba kayo? Okay, bibigay ko na sa inyo ang inyong mga gawain. Okay? Ito ang mga sa ilang pangkat. Ang grupo na ay clothes lacing. Sa group ko naman ay clothes musik. Nakikita niyo ba itong mga bata? Itong mga larawan ng mga kasuotan mula sa na ginagamit sa iba't ibang panahon, ilalagay niyo na mga pino at makukulay na papel. Yan. Para naman sa ikatlong pangkat, ito, may handa ang madam ng mga iba't ibang damit. Ito naman ay lalapatan nyo o didikitan na clay. Yan. Kailang bahalang pumili ng kulay na inyong gusto. Okay? At para naman sa ika-apat, ang kanilang gagawin ay tutugma nila ang kanilang mga damit po. Anong panahon ito na bibina? Okay, bibigay ko na sa inyo mga pangkalan. Ayan, natapos na ng lahat ng pangkat ang kanilang mga gawain at pupunta na sa unahan ng kanilang leader para ipresenta ang kanilang natapos na gawain. Okay, ito ang tinapos na gawain ng Group 1. Ayan, mahusay nilang nailagay ang mga yarn sa bawat butas ng kasuotan. Yan, makikita natin may palda, may jacket, may sando, may short, at meron ding sando para sa lalaki. Okay, tanin nga natin ang pangkat na, ang unang pangkat kung saang panahon ginagamit ang palda. Okay, tama, ginagamit ito tuwing tag-araw. Samantalang ang jacket ay ginagamit naman tuwing malamig o tag-ulan. Ay, kailan naman kaya ginagamit ang sando at shorts? Tama, ito yung ginagamit tuwing maaraw. Okay? Dahil lang unang pangkat ay mahusay na naisagawa ang kanilang gawain, bigyan natin sila na ilan kayang star? Okay, bigyan natin sila na 5 stars. Ha? 2, 3, 4, 5. Dahil lahat sila ay tumulong sa kanilang pangkat. Okay? Sunod naman natin, natapos
gawain. Sumunod naman tayo sa ikatlong pangkat ay tingnan naman natin ang kanilang gawa. Di ba makukuling ang kanilang inilagay ng mga clay, door clay? O sige nga, bago tayo mag-umpisa ang kanilang pangkat, sabihin nga natin kung ano kulay ng sandong ito. Tama, ito ay kulay dilaw. Ay, itong dami. Kulay pula. Tanungin natin ang ikatlong pangkat. Tuwing kailang kaya ginagamit itong unang larawan, ito ay raincoat. Tama, ito ay ginagamit tuwing maulan. Ay, tuwing kailang naman ginagamit ang sweater. Tumpak, ito ay ginagamit pa rin tuwing malamig o tag-ulan. Ayan, mahusay nilang nagawa ang kanilang play-doh activity. Sila ay bibigyan natin ng apat na bituin o star. Ayan. Para naman sa huling pangkat, ang kanilang sinagawa ay ang mga larawan na ihanay nila sa tamang panahon kung saan nabibilang ang mga kasuotan na punta sa kanila. Okay, tingnan nga natin kung tama ang kanilang ginawa. Sa unang kahon, ilalagay ang mga damit kung saan sinusuot tuwing maaraw, sando, na pambabae, panlalaki, shorts, at mga sanduli at shorts. Ayan, ito'y ginagamit tuwing maaraw. Tama! Sunod naman natin tuwing maulan. Ayan, inilagay nila ang sweater, ang pantalon, ang jacket. Sa pang pantalon, nilagay nila ito sa maulan. Ayan. At ang medyas ay ginagamit din tuwing maulan. Okay. At maaari din gamitin tuwing maaraw. Okay. Dahil dyan, ang kanilang pangkat ay nakakuha ng 5 bituin. Dahil tama at tumpak ang kanilang ginawa na ilagay nila ng ayos ang mga kasuotan sa tamang uri ng panahon kung kailan ito ginagamit. Ayan. Ngayon naman, ay dumako na tayo sa individual na gawain. Pero bago yan pala, atin muna silang palakpakan dahil mahusay ang kanilang ginawa. Sabihin nga natin, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yehey, yehey, yehey! Sige nga, 1, 2, 3, yehey, yehey, yehey! Ayan, yehey! Natapos na ang pangkatang gawain. Ngayon naman, dumako na tayo sa individual nating gawain. So, kung dito ay pahinihanda ang mga puppet. Ang tawag dito ay stick puppet. Ayan. Meron para sa lalaki at sa mga babae. Ayan. Ang mga ito ay inyong dadamitan. Meron din akong mga inihanda iba't ibang uri ng kanilang kasuotan. Okay? Ang lahat ay aking bibigyan, kaya ang lahat ay gagawa. Okay, ipamimigay ko na ang inyong mga gawain. Okay, at ngayon ay nadamitan na nila ang kanilang mga stick puppet. Makikita natin, nahawa ko na ngayon ang mga puppet para sa babae at para sa lalaki. Ayan, ito ay gawa ni Michael. Ayan, napakaganda. Ito ay babae o lalaki? Ito ay lalaki. Nilagyan ito ni Michael ng shorts at ng damit. At pinapogi pa ito ni Michael dahil nilagyan niya ito ng sombrero at salamin. Tanungin ko nga kayo, tuwing kailan ginagamit ang sombrero? Ito ay pwedeng gamitin kung maaraw. Tama, ganun din ang suot niya, salamin o shades. Ganun din ang shorts at damit. Okay, mahusay ang pagkakagawa ni Michael. So, yun naman natin halimbawa na natapos ni Trisha. Ayan, dinamit na niya ng blazer at palda ang kanyang puppet. Makikita natin ang sweater. Saan niya ito ginagamit? Ito ay maaari gamitin kung malamig o tag-ulan. Ayan, mahusay. Ayan, ito naman. Gawa ni Michelle. Nilagay niya yan ng sando o bestida ang kanyang puppet. At kailan kaya ginagamit ang bestida o yung manipis na duster? Ito'y ginagamit kung maaraw. At syempre, nilagyan din niya ito ng salamin sa mata. Pamparote
protection sa init. At ginagamit ito tuwing panahon na tag-araw o maaraw. Ayan, mahusay ninyong nagawa ang inyong mga stick puppet. At dahil dyan, bigyan natin ng palakpak na ang galing-galing ko. Clap ang bawat isa. Sige nga, gawin.